Ayan mga pops, oh. Kita nyo yan, Hyundai Grand Starex. Pinapahirapan ako sa pagbunot ng injector, lalo na yung number 4. Napakatigas, makarbon siya, wala tayong puller. So after natin mag-isip ng 3 oras at doon mismo sa makina, dito tayo nag-iisip ng paraan kung paano tayo, kung paano natin mabubunot yan. Tumawag tayo sa ating mga tropa para mahiram ng tools. Wala silang mga tools. So ito mga pals, meron akong nakita, meron akong share sa inyo na diskarte kung paano bunutin ng ganitong drill pipe injector na patigas. Kaya ito lang po yan mga paps. Ganito lang yan, napakasimple. Pinahirapan ako pero ako simple lang pala. Ito yung injector number 4, so ito yun. So ang gagawin nyo ay ganito lang, madali lang. Ito 70 na yabe, pihit-pihitin mo lang ganyan. Pihit ganyan. Pihit, napakatigas, pihit. Yan, ay bebe, ay pihit. Yan, pihit. Basta magalaw mo lang siya, tapos sa itong tornilyo na yan, yan. Angat natin ng konti, ganyan. Lawagan. Tapos itong kanyang lock, ipasok natin ganyan. Yan, di ba? Ganyan ano. Ganyan na, di ba? Tapos saka natin paluin. Yan. Asa na? Ito yung ating, ito yung ating pukpuk wrench. Ayan. Palo. Yan. Ganun lang siya. Ganyan lang gagawin yung mga paps. Pukpuk lang yan. Pukpuk, 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 pukpuk. Lalakas na yan. Kita nyo lumabas na, di ba? Yan lang, pukpuk lang. Ganyan. Ganyan, pukpuk. Palo, yan, ganyan lang. Tapos pagkatapos may pukpuk yun, saka mo pihitin ulit yan, lalambot na yan, diba? Ay, ganun lang, ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan bumili ng special tools, hindi mo na kailangan ibaba ang makina para magbunot lang ng injector. Ganun lang gagawin, kalang yung ilagay yung nakaganyan na lock sa injector, saka mo paluin, pihit-pihitin injector, tapos tapos na, yun na yun. Yun ang ating tips of the day mga paps kay Viral Mechanic. Yan si partner pala, pa shoutout kay partner. Yan, hindi nakikita sa ating mga videos. Ayan si partner, si partner Rene Mekestas, Rene Mendoza. Yan, ayan si sir. Sir, shoutout. Si sir, maraming yan dito, pangbinta ng mga furniture, di ba? Furniture yan kay sir, dito yan sa ano, construction. Construction, oh, dito yan, di ba? So ito na, tapusin na natin. Abutin na tayo ng alas 6.